Si Mayora yung magiging pag-asa ng Pinoy. Andito si Mayora upang baguhin tayo. Baguhin si Mayora ang magiging daan upang mapaayos ito. So, tingnan natin ngayon, subok na. Magkaroon ng pagbabago, maunlad na bayan ng Pinoy. Bayan ng Pinoy ay lubos na mahalaga sa aking hangarin para sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Notably, ang bayan po ng Tingloy before 1955 is a mere barangay ng bayan ng Mabini. Suffice it to state na ang mga tao sa magkapatid bayan ay magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakakilala. Nandito ako kasi sobrang saya ko. Ako bilang isang SK chairperson, nandito ako kasi napaka-sarap marinig sa isang kalapit bayan, Tingloy at Mabini. Sobrang saya lang dahil maraming kabataan ang talagang naghahangad ng magandang kinabukasan, lalo na dito sa Tingloy na kung mapapansin natin, ang Tingloy kasi ay pang-fifth municipality na. So nakakaawa, di ba? Sobrang tagal na. Dito na tayo sa bago, sa subok na. Ito ay asawa ni Mayor Noel na sobrang tingnan natin ang Mabini na sobrang nag-i-improve na. Nalalo na ngayon sa pag-unlad. Kaya sa kagalingan ng mag-asawa, napa-unlad ito na dati talaga ay hindi rin ganun kaayos. So tingnan natin ngayon, subok na. Pag kami ang iyong tatanungin, sa mga kanya sinasabi, ay gagawin daw niya ang paraan dito sa bayan ng Tingloy. Unang-una ay ang karsada. Yun lang ang aming hinahangad at unang-una ay yung kahirapan ng aming buhay. Unang-una yung pangangailangan. Ang aming mga halamang nasisira ay walang nasuporta. At saka number one nga dito yung mga unang-unang daan na yung daan ang number one sa amin. Para po para umunlad po ang Tingloy kasi po ang Tingloy ay napapag-iwanan na sa iba't ibang lalawigan. Kailangan po. Para magkaroon ng pag-unlad. Yan. Siyempre pag matagana, ang gamaw, paano yung karsada, may dadaanan, para hindi na kami doble-doble pa pumamasahe. Dahil pag bundon pa, maraming sakay. Mga artila pa, mga bangka. Ganda kasi yung scholarship niya dahil walang matalino, walang hindi matalino, basta lahat pwede. Bilang ako ay taga-kapatid bayan, bilang ako ay kamag-anak ng Tingloy, bilang ako ay kababayan ng Tingloy, ako po ay nalulungkot sa tila baga napapag-iwanang kaunlaran ng nasabing islang bayan. Pangarap ko po ng ating mga kababayan sa ikalawang distrito ng ating lalawigan ay huwag naman sanang hayaan na tuluyang mapag-iwanan ang bayan ng Tingloy sa larangan ng kaunlaran ng mga karatig bayan. Akin pong pinapangarap, akin pong hinahangad na tayo ay magkaroon ng pagkakataon upang mapangunahan ang kagaya po sa Mabini ay kung tawagin namin daan sa palibot ng isla, Tingloy Circumferential Road. Ito po ang tunay na magbubukas ng oportunidad sa 15 barangay ng nasabing islang bayan. Ang isa po pa pong salo oven tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Tingloy. Tayo po, we are welcoming the modernization of the municipalities, including Tingloy. Akin pong opinion na higit na magiging madali, maalwan para sa ating mga kababayan
ang sumunod sa kaunlarang ito kung ang ating pong islang bayan ay madadagdagan ng pier, dalawa o higit pa, para ang pamasahe po ay hindi lubos na maging mahal at para po maging madali para sa ating mga kababayan at kamag-anak dito sa Tingloy ang lumabas at bumalik dito sa kanilang islang bayan. At bilang tayo po ay kapatid bayan ng Tingloy, hangarin ko po na kung ano ang meron sa bayan ng Mabini, sana magkaroon din po dito sa bayan ng Tingloy. Marapat ko rin pong ipinahahayag na lahat ng kaunlaran sa bayan ng Mabini, kasama na po dito ang Mabini Community Hospital, na ngayon po ay partner ng Philippine General Hospital, ang Mabini Isolation Facility, ang Batangas State University, at ang dalawang pier sa Talaga po at sa Anilao. Ito po ay bukas loob namin na ibinubukas, ibinabahagi, iniaalay, hindi lamang po sa taga Mabini, kung hindi maging sa ating mga kamag-anak, kaibigan, kababayan. Uulitin ko, ng ating kapatid na bayan, ang islang bayan ng Tingloy. Sa atin pong mga kamag-anak at kaibigan sa Tingloy, lagi po ninyong tatandaan, for the longest time before 1955, ang bayan ng Tingloy at ang bayan ng Mabini ay iisang bayan lamang.